Good morning, guys, and welcome to Fifth Generation Hobby Shop. Welcome to another review and unboxing. Pero bago yan, isa-shoutout muna natin si Ma'am Karen ng Cebu. So again, this is the Tactical Revolver TR-50 by Yomarex. This is Gen 2. So from the word TR-50, this is caliber 50 po, CO2-powered tactical revolver. So maganda siya pang home defense. So ito yung bala niya, guys. That's caliber 50. Okay, so tingnan nyo yung 4.5mm na steel ball. That's 4.5mm steel ball na ginagamit po sa ating mga ibang models like yung sa Glock, Beretta. And this is the caliber 50. So, ganun siya kalaki. Caliber 50. So, nababalaan din siya ng ganitong klaseng bala. This is short strike. This is not reusable. By the way, yung rubber ball is reusable. And also, pwede rin siyang balahan ng Devastator. Ayan, this is not reusable. Medyo pricey lang yung mga bala na yan. At eto, paper ball. Caliber 50 paper ball. So, maganda siya pang home defense. Pwede siyang gamitan ng paper ball na bala. Okay, so again, Tactical Revolver TR-50. So, this is the model. Maintenance manual. Okay, so this is CO2 powered, pero once na hindi mo siya inactivate, yung CO2 niya, maglo-long last siya sa unit. So, once na nilagay mo lang siya sa loob, so this is the CO2 powered, this is the CO2 cartridge. So, once na nilagay mo na siya sa loob at hindi mo siya deactivate, so sa pag-activate po ng piercing cap, bali ipupush mo to or papaluin mo siya. No, pag pinush mo siya, ayan, katulad nito, pag pipush ko siya, yan, umiikot siya, guys, di ba? Nakikita nyo. Ulitin natin, ha? Pag iyan, pinalo ko or pinush ko. Ayan, umiiksit, di ba? Kanina mahaba. Ayan, mahaba siya. Pag pinush ko yan, umiiksit. So, that's the time na mapapurse niya na or mapapunctured niya na yung CO2. Pero, kung hindi mo naman siya gagamitin, kahit na i-stack mo lang siya sa loob, hindi siya mauubos, guys. Kasi nga, wala pa naman siyang butas. So, ilalagay mo lang yung sa loob yung CO2. So, release muna natin yung magazine. Okay. So, paglalagyan mo siya, guys, ng CO2, syempre, yung usual na ginagamit natin, yung silicone oil. Pinapatakan natin ng silicone oil. And then, ipapasok mo lang siya sa loob. Ipapasok mo lang siya dito sa loob. Tapos, kahit hindi mo siya higpitan, higpitan mo siya, kahit ilagay mo siya sa loob, hindi po yan mauubos. Kasi yung CO2 niya, hindi pa naman siya butas. So, once na ipinalo mo siya, magpa-purse na yun, mapapunctured na yun, that's the time na puputok ka na. And then, kailangan ubusin mo kaagad. So, once na na-purse na yan, na-punctured na yung CO2, kailangan mo siya i-consume kaagad. Huwag mo yun siya patagalin sa unit. Pero, pag hindi mo siya gagamitin, Huwag mo siyang i-activate. Andiyan lang 'yan kahit ilang buwan, taon. Andiyan lang 'yan, hindi 'yan mauubos kasi nga hindi pa siya butas. Okay? So, pakita ko lang sa inyo paano mag-load ng bala. So, ito yung short strike. Okay. Sa kabila siya lo-load. At ito pala. No, ayan. Yan yung short strike. So, kasyang-kasya siya dyan. No. Kasya. Ito naman yung Devastator. Dito siya sa kabila ilo-load. Ayan. So, po pwede itong mga bala na to. Kahit yung, tawag nun, kahit yung paper ball, pwede din. Okay. So, ngayon, ang gagamitin lang po natin is the rubber ball. Kaya rubber ball po. So, ito yung gagamitin natin. Fantastic. So, may kasama siyang free na 100 shots rubber ball when you order sa amin, sa aming shop, Fifth Generation Hobby Shop. It comes with 100 shots rubber ball for free. And also comes with 10 perasong CO2 for free. Okay? So, ngayon, load tayo ng CO2. Okay? So, ganito lang siya, guys. Load muna natin itong magazine.
Ngayon, pag maglo-load kayo ng CO2, patakan mo na siya ng oil. May kasama na rin siyang oil. Yan. And then, usually, di ba, pag lo-load natin, like sa mga Glock 19X, Beretta, Colt, pag ganyan, di ba? Ito pa, baliktad, pag ganyan. Yan ang load niya. Tapos, ito naman yung piercing. Ito, ingatan nyo pong mabagsak po ito. Bawal po ito mabagsak. No? Kasi may mga spring yan. May o-ring spring yan. Okay? Then, pag higpitan nyo siya is clockwise. Yan, clockwise. Ngayon, pag hindi nyo na natitwist, okay na yan. Okay? Kung mapapansin nyo, mahaba pa siya, di ba? Ngayon, pag pinalo ko yan, iiksi yan. No? Iiksi. Ngayon, pansinin nyo, itong indicator niya, black. Ngayon, pag pinalo ko to, punctured na, may purse na, ngayon, ito, aangat, at may makikita kayong kulay red. So, ibig sabihin, indicator na may pressure na. Okay? So, gagamitin nyo lang yun, i-activate nyo lang kapag kailangan nyo. No? Kapag kailangan nyo gamitin. Pero pag hindi nyo naman gagamitin, hayaan nyo lang siya dyan. Kahit i-stack nyo. Huwag nyo lang siyang i-stack sa direct sunlight. Okay? Pwede pumutok yung CO2. Okay? So, ayan. So, kahit i-stack mo siya, hindi siya nauubos. Kasi nga, explain ko lang, yung CO2, katulad dito, ito butas na. Once na nandyan lang siya at hindi nyo pinalo, hindi nyo inactivate itong piercing cup, hindi pa yan butas eh. So, hindi siya makukonsume. Okay? So, paluin lang natin guys, no? Ito lang. Isang palo lang. Ayan. Okay? So, ngayon, once na pinalo nyo na siya, pansinin nyo po, lumabas, di ba, may kulay red. So, ibig sabihin, meron na po siyang pressure. Okay? So, testing natin. Okay, testing guys. Firing, TR-50, caliber 50. Tactical revolver. Firing! So, ganun siya kalakas. Okay, so ito guys, once na-activated na yung CO2, huwag nyo siyang i-release. So, pag re-release naman ng CO2, twist nyo lang siya counterclockwise. Pero huwag nyo siyang i-release kapag malakas pa yung pressure niya, no? Pwede magkaroon ng premature leak. So, putok lang kayo ng putok hanggang sa humina na siya. So, lagyan pa natin ng bala. Okay, so pangalawang load ko po guys ng magazine. Okay, pangalawa po ito. Firing! Tingnan nyo guys yung butas, oh. Okay, pangalawang magazine. Bago nyo po i-release, kailangan naka-5 hanggang 6 na magazine kayo. So, pangatlong magazine. Tingnan nyo yung damage. So, pangatlo yun. Pang-apat. Pang-apat na magazine. Oh, tingnan nyo guys yung damage. Oh. Lakas. 7 joules. So, pang ilang magazine na tayo? Pang-5. 5 hanggang 6. No? Then, pwede nyo na siyang i-release. Okay, pang-5. Okay. Then, last. Ito yung last. Okay. Pang-6. Pastingin natin ito. Firing! Oh. Tingnan nyo, oh. Grabe yung damage. So ngayon, naka-6 na tayo. Ngayon, i-release nyo siya, i-twist nyo na lang siya, no? Counter-clockwise. Twist nyo lang siya. Yan. Okay, so release na yon. Tapos,
bumalik na yung indicator niya. So, ibig sabihin, wala na siyang pressure. Okay? So, ayan po. Sa pagbabalik naman, counterclockwise lang hanggang sa humigpit. Ayan. Okay? So, paglalagyan nyo siya ulit ng CO2, pahingan nyo lang po muna, 1 to 2 minutes. Okay? Okay na po. All good. T4A, Tactical Revolver, Caliber 50. CO2 powered. Thank you!